Bilang isang Katoliko, ano nga ba yung mga paghahandang dapat mong gawin ngayong darating na Lent? Mga ka-faith, una sa lahat gusto kong pasalamatan lahat ng mga sumuporta at bumili ng ating mga merchandise item. I am proud Catholic, Katoliko ako. Hello mga ka-faith, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. Today is the start of the Lenten period. Dahil ngayon ay Ash Wednesday, ito yung pagsisimula ng Lent sa ating mga Katoliko. Make sure na umaten ka ng Mass ngayong araw na ito. Schedule ng Mass ngayon is parang schedule siya ng Sunday. Kung hindi naman capable na umaten ka ng live Mass, make sure na syempre ay umaten ka ng online Mass. Pero ako ay highly recommend go to live Mass. Okay? Ako naniniwala na God will always be with us. God will protect us. Kung alam niya yung faith mo, yung pananampalataya mo, kung naniniwala ka at naninindigan ka that God will always be with you, God will protect you. Okay? Alam ko, it sound controversial at sa iba dyan medyo impractical itong sinasabi ko. Pero we walk by faith, not by sight. Okay? Kasi alam nyo guys, di ba, itong pandemic na to, napakasimple pa lang nito. What if dumating na yung time of persecution of the church? What if dumating na yung time na talagang pagbabawalan na tayo magsimba, mag-take ng Holy Communion, pumunta ng confession, i-deprive na tayo. At pagkukunin mo yung communion at confession ay papatayin ka. Alam ko medyo morbid, what if dumating tayo sa time na yun? Safe na lang ba tayo palagi? Magiging practical na lang ba tayo palagi? Kasi remember na nandito tayo sa mundong to for our eternal life. Because the Holy Eucharist, the Mass, is the most essential na kailangan natin sa mundong to. This is more than the pandemic. This is more than the coronavirus. Ano nga ba ang sinisimbolize ng Ash sa Ash Wednesday? Alam mo, ang Ash Wednesday, sabi ko nga, it is important because it marks the start of the Lenten period leading up to Easter. Okay? When Christians believe Jesus was resurrected, the ashes symbolize both death and repentance. Okay? Death and repentance. And during this period, Christians show repentance and mourning for their sins because they believe Christ died for them. Okay? Death and repentance. Bakit? Diba nga sabi ko nga nung last vlog na tayo mga tao ay nagmula sa ash at tayo rin ay magtatapos sa ash. That's why tayo ay binibigyan ng chance ng Diyos na magsisi sa ating mga kasalanan. Etong ash na to, sinisimbolo na ito, walang permanente sa mundong to na lahat ng merong ka, fame, power, or kayamanan mo ay lahat yan mawawala pag namatay ka. That's why every day God's giving us His mercy and grace, okay, to repent from our sin na magbago tayo, okay, that God is so patient with us at God is extending His mercy and grace every single day. Hindi lang itong Lenten season, okay, pero itong Lenten period, dito mas minamagnify, okay, na yung dapat nating gawin as a Catholic, as a Christian, na dapat tayong magsisi at dapat tayong bumalik sa kalooban ng Diyos. Lalo na ngayong pandemic, di ba? Ang daming mga
unexpected na pangyayari at anytime, 'di ba, na pwedeng maraming pwedeng mangyari. That's why ngayon pa lang ay talagang magbalik-loob tayo sa Diyos. Okay, natanggapin natin siya sa buhay natin. We receive the sacraments. We go to confession. Ayan, ha? Yan ang pinaka-importante sa lahat. That you need to reconcile with God. You need to go to confession. Okay, na magsisi ka sa kasalanan mo. Yan, isa sa pinaka-magandang way. Okay, na makipag-reconcile ka sa Diyos. Ay yung pumunta ka sa sacrament of confession. And you take the Holy Eucharist. Okay? Ngayon, gusto ko rin i-share sa'yo yung nabasa ko dito sa Church Pop. Ano yung 10 pwede mong gawin? Okay? Ngayong Lent. So, 10 ideas for a more meaningful Lenten season. Okay? So, ready ka na? So, number 1, give up sin. Okay? I-give up mo yung kasalanan mo. So, ano bang kasalanan na ayaw mong ibigay kay Lord? One of the things na pwede mong patunayan sa Diyos na mahal mo siya ay yung i-give up mo na yung kasalanan na yan. Okay? Kasi alam mo, yung kasalanan na yan, yan ang nagpapalayo sa'yo sa Diyos. Yan ang gumagawa ng boundary sa pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga sabi dito, show your love for God by keeping His commandments. Turn away from your sins. Favorite ko tong kwento na to. Meron dalawang mag-ama. Okay? Tas itong batang babae na to, binigyan siya, meron siyang pearl, fake pearl. Favorite niya, yung quintas, pero plastic lang. Yung tatay niya, sinubukan niya yung anak niya. So, ang ginawa ng tatay niya, tuwing bago matulog, kakausapin niya yung anak niya. At sasabihin niya dito sa anak niya, anak, pwede ba akin na lang yung kwintas mo? Tapos, itong batang babae, ayaw niyang ibigay kasi favorite niya talaga tong kwintas na to. Sabi ko, no daddy, hindi mo to pwedeng kunin sa akin kasi favorite ko to. Yung tatay niya, okay, sige anak, good night. And then, kinabukasan, ganun na let. Anak, pwede ba, bigay mo na sa akin yung kwintas mo, akin na lang yan. Tapos, yung anak niya sasabihin, ayoko daddy, kasi, favorite, ayoko talaga. Okay, tapos sasabi ng tatay niya, okay anak. Tapos pangatlong beses, hingin ulit ng tatay niya, anak, please, kung talaga mahal mo ako, bigay mo na lang sa akin yan. Tapos sasabi ng anak niya, daddy, hindi talaga pwede, please, kung mahal mo ako, talaga wag mong hingin sa akin to. Okay, paulit-ulit, every single night. Okay, hinihingi ng tatay niya. And then one day, nahihingin ulit ng tatay niya yung fake pearl na yun, yung fake na kwintas na yun, nagbago yung isip nung bata. Sabi nung bata, alam mo daddy, talagang gustong-gusto ko talaga tong pearl na to. Pero dahil mahal kita, sige na nga, sa'yo na. Binigay nung bata yung plastic na pearl. Then, nung pagkabigay ng bata dun sa fake pearl na yun, dun sa tatay niya, maya-maya, inabot ng tatay niya yung original pearl at sinuot niya dun sa anak niya. At gulat na gulat itong batang babae na to. At talagang mangiyak-iyak siya. Kaya pala hinihingi ng tatay niya yung fake pearl kasi gustong ibigay ng tatay niya ay original pearl. Alam niyo mga ka-faith, ganito ang kasalanan. Araw-araw ay hinihingi ito sa atin ng Diyos. Araw-araw, gusto niyang ibigay mo na sa Kanya yung kasalanan mo. Okay? And God is so patient with you na hindi Kanya pinipilit. Pero araw-araw, gusto niyang kunin niyang kasalanan mo kasi merong gustong ibigay sa iyo ang Diyos. At ang kayamanan nito ay yung buhay na walang hanggan. At yun ay ang salvation mo. So, number 2, fast. Fasting. Okay? Sabi dito, an empty stomach can lead to more attentive prayer. Give the money you save on food to others in alms. Alam nyo, ang fasting ay maganda yung magiging benefit nito sa spiritual life natin. And many times in my life na tuwing nagfa-fast ako, ay mas feeling ko go-grow ako in my spiritual life, in my spiritual formation. Very powerful ang fasting, okay? Hindi lang magbe-benefit ang katawan natin kasi ang fasting ay nakakatulong din to ma-detoxify
yung mga toxins sa katawan natin at mas magki-clear yung mind mo. Pero bonus na lang yun. Pero bottom line dito, ang fasting ay pinapakita dito na mas importante ang Diyos kaysa sa flesh mo. Imbis na pambili mo ng pagkain, pambili mo ng Starbucks, milk tea, ay ibigay mo na lang sa mga nagugutom. Okay, so kung hindi mo pa na-try mag-fast, I recommend na try mo mag-fasting. And number three is to pray. Common sense naman to, di ba? Yung pagdadasal. So, importante na yung connection mo sa Diyos, yung relationship mo sa Diyos. Alam ko itong pandemic na to ay marami sa atin ay mas lumalim yung relationship at mas nagkaroon sila ng mas maraming time. So, kung mas marami kang time, ay pwede ka nang magkaroon ng time para magdasal at para kausapin mo ang Diyos. Number four, do good works. Help those in need, pray for them, and be ready to serve them in their time of need. Hindi naman mahirap ipaliwanag to, so gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Okay, kung dati medyo madamot ka, ngayon try mo maging generous. Okay, kung dati medyo impatient ka, ngayon medyo haba mo yung pasensya mo. Kung medyo impatient ka sa anak mo, sa asawa mo, alam mo ako, ito medyo struggle ako dito sa pagiging impatient. So, ngayong Lent ay mas hahabaan ko pa yung pasensya ko at pag-uunawa ko sa kapwa ko. Lalo na yung mga taong mahirap mahalin. And number five, give alms. Help the poor and support the good works of the church. Give cheerfully to God who has given us everything we have. Sa mga may hirap, kung pwede kang mag-donate ng little funds mo, kung pwede kang mag-share, share mo. Damit na hindi mo naman ginagamit, pwede mong ibigay. Number six, abstain. Give up meat or other desirable foods during Lent, especially on Friday, the day of Christ's saving death on the cross. Ayan, so abstain. Masasarap na pagkain. Isang linggo lang naman to, guys. Abstain din tayo ngayong Ash Wednesday. And number seven, do meditate reading. Nourish your faith by spending time in quiet reading and reflection. Prayerful reading of God's Word each day will open your heart to the Spirit and let God's thoughts and ways influence yours. Ayan, so do meditate reading. So, tayong mga Katoliko, marami tayong mga spiritual book. Okay, hindi lang Bible. Alam mo, or pwede mong basahin yung Life of the Saint. Alam mo, sobrang powerful to kung inonourish natin yung utak natin at yung puso natin sa mga spiritual books. Okay, ito yung time na mas magkaroon tayo ng para inourish ang soul natin sa pagbabasa ng Word of God. And number eight, control desire for possessions. Ito, isa to sa mahirap sa ating mga tao, di ba? Kasi, build up treasures in heaven rather than on earth. Cut down on material possessions, eliminate frills, lessen wants, share yourself, your time, and talents with others. Kasi, di ba tayo mga tao, selfish tayo in nature eh. Me, myself, and I. Kailangan ako muna, ako mauna. Palaging, di ba, meron tayong ganung desire. Pero ngayong Lent ay i-give up natin yung desire natin sa mga mag-possess, mag-collect. And number nine, controlled desire for entertainment. Sabi dito, too much entertainment and other distraction can lead to less or no time for the works of the Lord. Alam ko napakahirap nito dahil sa social media era natin ngayon na everything is instant at pwedeng ma-access ang lahat, mga movies at kung ano-ano yung mga distraction na meron tayo ngayon. Actually, isa din to sa pwede mong gawin na fasting eh, na lessen mo yung social media. Instead ay palitan mo to ng ano yung pwede mong gawin na pwede kang mag-contribute ng kabutihan sa ibang tao. Okay? Or gamitin mo yung social media na yan to preach God's word, okay, na hindi mo naman kailangan maging magaling magsalita. Pwede ka lang mag-share ng reflection mo, mag-share ka sa kaibigan mo or sa social media or sa chat group or sa group, something like that. And lastly, number 10,
carry out duties in life. Serve God by living out your vocation in love each day. God is calling each of us to be a living sacrifice. Offer your daily life through Christ. So carry out your duties in life. Alam mo, all of us are, meron tayong mga different purpose, calling, and mission. Hindi mo kailangan maging pare at madre para i-fulfill mo yung mission sa'yo ng Diyos. Even in your workplace, kung nasan ka ngayon, you are a representative of Jesus. Paano dyan sa buhay mo? You are a living sacrifice. And sa dami-dami ng mga temptation sa mundo at mga bagay na gumugulo sa atin at mga bagay that make us a worse person, dyan sa ginagawa mo, kung ano man yung calling mo ngayon, kung ano man ang tawag sa'yo ni Lord, be the best of you. Okay? Be the best version of yourself. At ang pagiging best version ng sarili natin ay hindi madali. It's a living sacrifice. Hindi ka gumagaya dun sa kung ano ang ginagawa na. Yung normal, di ba? Yung norms, di ba? Kung yung ibang tao nandadaya sa mga sales nila, nandadaya sila sa pagkukumpyo, nagkukorap, or nagchichismis, ang babash ng ibang tao, ikaw ay, you will imitate to be a Christ sa trabaho mo. Or bilang ama, bilang ina, bilang kuya, bilang kapatid, bilang nurse, bilang janitor, bilang engineer, bilang manager, and in imitating Christ and be Jesus to everyone ay hindi madali. It's like a living sacrifice. Pero guys, sabi nga ni Saint Irenaeus, the glory of God is man fully alive. Live your life to the fullest and you will glorify God in this season of Lent. Make this Lent a meaningful one. Ako naniniwala itong 40 days of Lent na to. Sabi mo medyo matagal at medyo parang 40 days, parang napakatagal naman magsakripisyo. God is not asking us for too much. 40 days lang yon. Ano lang ba yung susubukan mo? God is not asking too much from us. Si Lord, God looks at our heart, our intention, and God knows na sinusubukan mo naman na magpakabuting tao. And sometimes, when we fail, when we fall, we get so frustrated. Minsan, hard ka sa sarili mo. Minsan, parang iniisip mo na wala ka ng chance para magbago. Alam mo, remember kung ano ang ginawa ni Jesus sa adulterous woman, sa tax collector, kay Zacchaeus, at sa mga taong halos hopeless na. Alam mo, si Jesus, He gave mercy on them. Kasi God looks at our heart na kahit gaano ka makasalanan, ay God is waiting for you this coming Lent. He will embrace you. How much sin you've committed, or kahit parang medyo iniisip mo na hindi kanya kayang patawarin. Alam mo, mali ka kapatid, dahil God is a merciful God. God is bigger than your sin. That's why merong Lent ngayon. Kaya natin to inaalala. Dahil sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos para sa tao. Ito yung nagsisimbolo ng love story natin sa Diyos, na kahit ang tigas-tigas ng ulo natin, nandyan si Lord at patuloy tayong hinihintay at patuloy niyang ibibigay ang buhay niya sa atin dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. I hope na itong vlog na to ay nakatulong sa iyo at makatulong sa iyo sa mga gagawin mo this coming Lent. Okay? At kung sa tingin mo na na-bless ka ng vlog na to, make sure na i-share mo to sa mga friends and relatives mo. Okay? And after this vlog, make sure na i-check mo din yung iba ko pang vlog dyan sa may video section. Okay, so this been Adrian Milag. God bless you more abundantly. Dati yung habang nag-aaral pa ako, tas may sweldo din ako kinabossing, tas lagi kamong tinataasan yearly, naubos pa rin yung sweldo ko. Kasi the day before ng sahod, tumatawag ng pamilya ko, tas magpapadala. Paulit-ulit yung ganun na style, hanggang tapos naghihirap din kami kay bossing din kahit may sweldo. Nag-aaral ako, free yung tuition ko sa kanila. Pero naubos pa rin yung sweldo para sa pamilya ko kasi since breadwinner ako. We talked about how we can help them more.
we said we'll focus on building their spiritual life first. And then that's when you started having parang light groups with the whole household. Tapos nung hanggang nag-decide na si Kuya, kasi pwede ulit na yung style na ganun, hanggang nag-decide siya ng 2010 na mag-invest kami sa stock market. I was still, you know, very brand new in the stock market, maybe 2 years in it and learning how it was working, and it was working well. I said, I posed a challenge to myself. It was really a challenge, not to them, but to me. I said, if I can help them invest in the stock market, if I can help Gina invest in the stock market, that means I can help anyone. May whiteboard siya dati, tapos sabi niya, oh, ito yung ano, dapat ganito yung sasahod niyo. Halimbawa, for example, sa sahod ko, ito Gina, ganyan. Tapos yung may nakahiwalay pang emergency fund, parang ganun. Pero siya dati, hindi pa masyadong ma-apply kasi hindi pa ganun ka ano sa utak. It took a long while for us to see some results, but that's how the stock market works. The stock market doesn't give you great results in a year. You know, she started investing 2,000, 3,000 pesos a month. Tapos parang yung na-apply namin talaga, yung parang nakahiwalay na yung pag-invest sa stock market ng ganun. So since na naturuan kami ng ganun, tuloy-tuloy na yung ginagawa namin. Hanggang ngayon po, kung ano po meron kami ngayon, nagdahil po kay Kuya Bupo at saka sa Trolley Rich Club. That was a big celebration. I was here. I was seated here in the couch. I asked her, can you give me your I want to see your portfolio. Proud po ako ipakita sa kanya na umabot na po ng 1 million ang portfolio ko. I told everybody, Gina, you're now a millionaire. So that was fun. That was really good. So now she has more than a million. You know, by the age of 60, we estimated probably 30 million. She'll have 30 million. And when you think of 30 million, it's like, wow, that's crazy. I'm hoping more, but you know, 30 million is huge. It's like the retirement package of a CEO of a small or medium company. And that's why I believe this is the path to go. Today, I'm very excited to share with you ang in-demand seminar of Brother Bo Sanchez, which is how to make millions in the stock market. Mangyayari ito on February 27, 2021 at 9 a.m. This will be Saturday. At gagawin to via Zoom. Okay? Online to gagawin dahil hindi pa nga pwede yung social gathering. So, gagawin to online. Alam mo, before this pandemic, itong seminar na to ay almost ginagawa to ni Brother Bo Sanchez every month. Kasi nga, very in demand tong seminar na to. How to make millions in the stock market. At bakit ko to sinishare sa'yo ngayon? Kasi ako mismo, personally, nung naka-attend ako sa seminar na to, ay talaga nagbago yung perspective ko about money. Lalo na if you are a Catholic, isa kang sagradong Katoliko, and you love God, you want to bless other, gusto mo mag-donate at tumulong sa maraming tao. Alam mo, I highly recommend that you attend this seminar. Bakit? Kasi itong seminar na to ay gagawin ni Brother Bo Sanchez. Kung hindi mo kilala si Brother Bo Sanchez, isa siyang Catholic preacher. He is the most sought after motivational speaker here in the Philippines. Isa siyang proud Catholic. Sino nga ba dapat umaten sa seminar na to? Kung ikaw yung isang tao na alam mo na sobrang bait mo naman, sobrang buti ng puso mo, and you want to bless, gusto mo tumulong sa maraming tao, gusto mo mag-donate sa simbahan, di ba? Gusto mong tulungan itong kamag-anak mo, meron kang mabuting puso. Nandito sa puso mo yung tumulong at mag-serve sa ibang tao. Pero hindi mo magawa yung kasi your resources is limited. Alam mo, itong seminar na to, How to Make Millions in the Stock Market, will help you a lot. Especially sa perspective mo about money. Dito magkakaroon ka ng another perspective about money. Especially kung meron kang maling mindset pagdating sa pera. Kasi marami akong kilalang mga religious people, mabubuting tao naman, pero meron silang wrong connotation about money. They think that money is bad. They think money para lang yan sa mga greedy, para lang yan sa masasama. But you know what? Money is not good.
money is not also evil. Money is neutral. Okay? Because money will just magnify kung ano ang nasa puso mo. Kung mabuti kang tao, gagamitin mo yung pera na yan to bless other. Pero kung masama ka, gagamitin mo yan sa masamang purpose. Okay? I'm sure na itong seminar to by Brother Bo Sanchez will really help you about how to handle your finances, most especially yung mindset mo about money. Okay? So, paano ka nga ba makaka-register dito sa How to Make Millions in the Stock Market? Okay? Dito sa page na to, i-guide kita kung paano ka pwedeng mag-register dito sa How to Make Millions in the Stock Market. And good news, dahil pinapanood mo tong vlog na to, dahil subscriber ka ng aking channel, ay bibigyan kita ng 10% discount coupon code exclusively. Ibibigay ko sa'yo yung coupon code mamaya para mag-register ka dito sa How to Make Millions in the Stock Market. So, ganito lang ang gagawin mo. Yung link para makaregister ka ay nandito sa baba ng video na to. Makikita mo yung link dito sa baba ng video na to. Okay, so pag nandito ka na sa page na to, ayan, so click mo lang tong register. Okay, ang early bird rate natin, kung pinapanood mo to ngayon, congratulations, dahil ma-avail mo tong early bird rate natin. Ilagay mo lang dyan kung ilan yung bibilin mo. Kung isa, dalawa, kung meron kang kakilala na gusto mong bilan din ng ticket, so lagay mo dalawa. Pero kung ikaw lang, lagay mo isa. Ayan, then check out. Click mo tong check out. Ayan mga ka-Fate, after mo mag-check out, mapupunta ka dito sa page na to kung saan i-fill up mo yung mga necessary information na kailangan. Like yung first name, last name, email address, and your contact number. Okay? So, paano mo ma-avail yung 10% coupon code na discount na gusto kong ibigay sa'yo? Dito, makikita mo sa gilid yung apply coupon. I-click mo lang yan. So, click mo lang yan, then enter the coupon code. Ang coupon code na gagamitin mo ay ito. Ayan. TRC96967AFF. Okay? And ilalagay ko din itong coupon code na to dito sa baba ng video na to. Or dyan sa comment section, makikita mo yung coupon code na yan para ma-avail mo yung 10% discount. Ayan. Then, apply mo lang. Dating 1497 na price, magiging 1347.3 na lang ang price. So yun, dahil subscriber ka ng aking vlog, pinapanood mo to, kaya gusto kong ibigay sa'yo itong exclusive 10% discount. Okay, para makaten ka dito sa How to Make Millions in the Stock Market. So after nyan, mamimili ka na ng payment method mo. Kung credit card or PayPal ang gagamitin mo, so i-click mo lang dito, or kung mga major banks and remittance center ang gusto mo naman, ang pili mo ay Dragon Pay. Ayan, then process order mo na siya. Ayun, so that's it. Ganun lang kasimple mag-register dito sa How to Make Millions in the Stock Market ni Brother Bo Sanchez. Okay, so guys, para makaregister ka dito sa How to Make Millions in the Stock Market, ilalagay ko yung link sa baba ng video na to. Or dyan sa may comment section, nandun yung link kung saan ka makaka-register dito sa seminar of Brother Bo Sanchez. Okay? So I hope na matulungan ka nitong seminar na to at magkaroon to ng impact sa iyong financial life. Okay? God bless you more abundantly. See you there. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to. At mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.